yun, welcome back sa ating backyard. Sa episode na to ay mag-ani tayo ng sibuyas sa bawang. Sa papakita natin paano mag-cure o magpatuyo. Sa mag-update na rin tayo ng mga ating tanim, kung ano na yung mga tumubo at na mga namatay. Okay, tara, samahan nyo ako. Bago tayo mamitas ng, bumunot ng mga sibuyas, saan ang mga bawang, update muna tayo sa ating mga halaman. Bali, sa first row, ito na nangyari. Ayan. Ito ay yung patola natin. Isang patola. Bali, yan, umakit na siya. Pero wala pa siyang bulaklak. Yung mga mais natin, ang magandang production, may mga tassel na. Karamihan sa kanila may mga tassel na, pero wala pa silang mga ear. Wala pa silang yung mga bubunga, puso. Yan. Yung mga okra natin, wala pa rin. So, ngayon ay mid-July, naasa natin, mga mid-August pa siguro yan. Mahaba pa naman. Oh, tapos ito yung mga pinaso natin. Ganun din. Wala pa. Pero puro okra yan. May kamatis. Saka may kalabasa siguro yun. Saka sili. Kung anong sili yan, hindi ko alam. Malamang bell pepper. Ito namang apple natin. Malaki na yung bunga. Pero dahil marami naman nabibili ng apple sa grocery, bahayin, hindi na natin pitasin yan. Dekorasyon na lang. Mura lang naman yung apple dito. Ayan siya. Kasi parang iilan lang yung bunga niya. Oh, yun isa. Patola din yan. Makit na. Patola. Ito ay mga pipino. May nakita akong pipino. Ito. Ayan no. Siguro mga ilang araw pa to, pwede nang pitasin. Actually, meron na ata dito isa eh. Malaki na yun eh. Teka lang ha, puntahan natin. Ayan no. Pwede na to. Kala ko ng gunting para hindi masira yung halaman. Bago natin pitasin yung pipino, medyo mura pa yun, pero kasa naman sa gumulang, mas okay na yung mura. Bali, hindi yan yung unang pitas natin dito. Ang unang pitas natin dito ay strawberry. Pero yung ngayon, isa lang yung puno na nabuhay. Wala pa siyang bunga uli. Tapos blueberry yung sumunod natin. Pero sa kasamang palad, hindi na naman nabuhay yung mga strawberry, blueberry natin. Yung pangatlong nating halaman, huwag mamatay na. So, ang conclusion ko dyan, yung lupa natin dito ay hindi acidic. Kasi ang gusto ng blueberry ay acidic. So, pumabor siya sa mais pero hindi sa blueberry. So, pitasin na natin yung, yung una nating pipino. Meron na una itang pipino doon sa ilalim. May maagat na. So, naunahan na tayo ng squirrel. Bunin na natin to bago mauna pa tayo ng iba. Yan. Oh, may kagat na. May mga agat na. Lintik, tatlong kagat, apat na. May mga agat na. Pero pwede pa to. Babalatan na lang natin. Pero may mga agat na, lintik. Nasa sahig lang kasi, kaya hindi na natin na kuha. Hindi natin napansin. Kanina ko lang napansin na may malaki na pala dun. So, yan.
Ang nakakatawa pa dito, meron tayong tatlong puno ng squash. Malalaki na rin yung bunga. Pakita ko sa inyo. Yan, no? Kamay ko. Yung pa sa dulo. Uy, sa mukhang bulok. Ito. Yung dalawang halaman dito. Yan, no? Ito, laki ng bunga. Oh. Tingnan mo. So, siguro mga isang buwan pa yan. Punta tayo doon sa garlic natin and onion. Yan sila. Bali, itong variety ng onion o ng garlic, sibuyas, ito yung hardneck. Tapos meron siyang mga scapes. Itong mga scapes na to, yan. Yan yung mga bulak. Pagka pinayaan nyo siya, yan yung magiging pwede nyo itanim yan. Yan, kung gusto nyo tuloy-tuloy yung production nyo, hayaan nyo lang. Pero kung gusto nyo lumaki yung bulb ng garlic nyo, kailangan nyo putulin yung mga scapes para magkasi maagaw pa ng lakas yun eh. Yun, nag-aagawan sila. So ngayon, kukuha lang tayo ng mga ilang-ilang garlic. Tapos ibibilad natin. Tapos ito rin, oh, lumaki na yung sibuyas na yun. Nasa ibabaw ng lupa. Nag-bulb na rin siya. So, pwede nyo nang pitasin yan, tapos pwede nyo na rin itanim tuli. Subukan natin. Yan. Agis yun na doon. Tutubo na yun ulit. Mapadikit lang yan sa lupa. Okay na. Yan. Pero yung bubunutin natin ngayon, ay yung kukunin natin ngayon, mga nasa ilalim ng lupa. Bago tayo umuha pala, last. Sa likod, jungle na. Yan o. Bali, kalabasa. Kalabasa, saka pakwan yan. Kalabasa, pakwan. Ito ata, isa, milon ata ito. Ito, milon. Milon. Tapos may pakwan pa rin dito. Mga kamatis natin dito, malalaki na. Pero green pa. Ayan, naganda ng mga tubo niya. Huh? Paano pala malaman kung pwede na harvestin yung garlic natin saka sibuyas? Well, sa sibuyas, medyo madali. Kasi nakikita mo, nagpuprotrude siya eh. Lumalabas na siya sa lupa. May involving niya. Pero yung garlic, hindi masyado. Pero ang sign nun, pagka natutuyo na yung katawan niya, tulad nito. Yan. Medyo tuyo-tuyo na, nagiging brown na yung katawan niya. Pwede na yan. So, de-demo lang tayo. Bunot lang tayo ng mailan. Ito, try natin ito. Yan. Hindi gano'n lumaki. Dikit-dikit kasi. Oh. Oh, para apat na piraso to. Dikit-dikit.
mga dahon, so pwede na siyang kunin. Maliliit lang siya, pero yung isa kong tinesting, medyo malaki. Kuha pa tayo ng isa. Yung medyo solo, para sila natin laki. Ito. Yun. Ito, medyo malaki. So, ito yung pampang nakahiwalay na isa. Yan, no? Tapos ito yung magkakatabi. Ang laki ng diferensya niya. Gusto nyo tuloy-tuloy, magtira kayo ng mga scapes, huwag nyo punutin, hayaan nyo bumulaklak. Tapos kakalat lang siya dyan. O kaya, pag magluluto kayo, diba, o gagamit kayo ng bawang, diba may maliit dun lagi, tapos mahirap balatan. O huwag nyo nang balitan, huwag nyo nang pukpukin, hagis nyo na sa garden nyo, tutubo na yun. So, pagka ganun, maatipid na kayo nun. Magkano ba bawang ngayon dyan sa atin? Mahal na ata. Baka may 20 na isa. Bunot naman kayo ngayon na sibuyas. Yan yung isa natin kukunin. Kitang-kita naman. Ang laki niya, no? Yan. Bukan nga natin. So, ito yung nabunot natin. Isa. Ayan. Matigas pa yung katawan niya. Ito, no? Malaki na yung bulb niyo. Sa tingin ko medyo hilaw pa to. Pero sa tingin ko pwede na to. Tapos yung sa dulo niya, ito may tatlong... So, marami pa siyang bulb sumama. So, pwede ko na itong paghiwalay-hiwalay eh. Tapos ihagis ulit dun sa loob. Bahala na sila dyan. Malaki dyan. Ano pa tayo na medyo malaki. Ito malaki. Yan. So ito yung una natin nabunot. Yan. Ito yung pangalawa. So ito lang muna ang kukunin natin. Although sa tingin ko pwede na yung mga ibang bawang, sa ibang araw na natin siya paghuhukayin. Pero pa ang nadaling baby bawang. Agis ko na lang ito pabalik. Yan. Yan. Bawang. Bawang. Ito yung scape niya, bumuka na siya, oh. So, ayan, hagis na lang din natin. Binalumbun, parang siyang naging bigas. Hagis lang natin doon para tumubo uli siya. Anyways, kumakuha natin. Ayan, ito. Tapos process na lang natin kung paano. Papakita ko na lang sa inyo. Ayan, dito na tayo sa garahe. Medyo mainit sa labas. 25 ang ano ngayon. Mainit, 25. So, unahin natin itong mga garlic, bawang. Bali, ang gawin na natin, puputuli natin ito sa kanya. Pero wag yung isasagad. Kasi, pag sinagad nyo yan, lalabas kagad yung moisture. Gusto natin matayo siya. So, putuli, wag naman okay, putuli nyo na yun hanggang dito. Okay na yan siguro. Yan, agad yan. Yan, okay na yan. Pagka yung scape ay bumuka na, malamang yung bawang nyo, pasabog na rin yung sa ilalim. Magsisiding na siya. So, tingnan-tingnan nyo lang. Pero the best nun talaga,
ay kung gusto nyo lumaki yung mga bawang nyo, pag tumubo na, kung hardneck variety, kung nag-escape na siya, ganyan, meron na siyang parang nagbabulb na siya, putulin nyo na to hanggang siguro hanggang dito. Ayan. So, ganyan lang siya matitira. Hanggang sa may dahon. Tapos pag nakita nyo yung dahon, natutuyo na mga 3/4 banda, yun, pwede na yun. Pwede na anihin. So ito, kahit maliit, may luto ang maliit, pang merienda, pwede na gamitin yan. So, meron pa yung limang bawang na naglag. Ganun din sa sibuyas. Para hindi rin siya matuyo ng gusto, putulin pa dito, so medyo mataas. Ayan. Tapos yung mga ugat na yan, yung mga dumi na yan, hayaan nyo lang muna. Nahintay nyo matuyo yung mga outer layer niya. Siguro pagkalapos ng dalawang linggo. Tapos, huwag nyo ibibilad sa lalim ng araw. So, kung meron kayong tray, may butas-butas, yung ganyan. O kaya, matray na itlog, ganyan. Iwan nyo lang sa hindi naaarawan. Pero, aerated. Hinahanginan. So, iwan ko lang yan ng ganyan, nakapatong lang. Siguro mga 2 weeks. Tayo ko lang matuyo, tapos pwede na to. Huwag lang mababasa kasi magugulok. So, paano? Ganito na lang muna. Update na lang tayo ulit pagka meron na tayong mga harvestin ulit o kaya yung mga okra natin. Okra natin, pati yung mga sili, saka talong, mga wala pang bulaklak. Nasaan natin yan, mga mid-August din. So, tsaga-tsaga lang. Kasi medyo delay. Siguro, maaga ko sa lang na itanim. Medyo na-stress yung mga alaman sa lamig. Kaya medyo mabagal silang bumulas. Pero okay naman sila, buhay naman sila. Yung mais, abangan din natin. So, papano? Hanggang dito na lang muli. Sana may natutunan kayo kahit papano. Magtanim kayo nito sa bauran nyo, kahit sa bote ng cook, tutubo na to, kahit pa isa-isa, oh, sayang. Oh, libre na to. Bawang. Paano? Paalam. Bye-bye. Hanggang sa muli.